So yeah, ito na, Butters. First game na tong Execration versus Onyx PH. Onyx PH, they're aiming to go for a better run dito sa ating MPL MPL Season 7 playoffs. And don't remember, guys, that this was our third place match nung MPL S6. Yeah. Silang dalawa din yon. And right now, sila yung maglalaglagan dito sa first round ng ating second match ng lower brackets dito sa MPL playoffs. Yes, definitely. Yun yung ano eh, yung the reverse sweep na nagawa ng Execration against Onyx PH. Parang na 2-0 na nila yon. But going back into the game, Butters, medyo nag-fail ng konti doon si Jay to be able to contest yung ano yung orange buff dito ni Kel VJ. Why? It's because the PNK dito ni Chakno, binabantayan niya lang kung saan pumupunta rito yung Diggy. Mm-hmm. And as you can see, sila Kyrie and si Jay, hinahabol lang siya ni Renjo and gusto niya kunin yung kill. And it seems to me na hindi feeding Diggy strategy ang ginagawa nila. Literal na ginozono tila na maayos at maayos na maayos ang paggamit nila ng Diggy. Pero nakikita mo sila Kel VJ na nga-agaw talaga ng buff. Ayaw nila magbigay. Napaka-aggressive ng play na ginagawa and Aegis was even used to save himself. So, napakalaki na ng implication sa akin na hindi talaga feeding Diggy strategy ang gagawin ni Kuya Jay. Exactly. And even on the emblem, pwede mong pansinin, it's already on the pull yourself together. Most of the time, the feeding Diggies are actually using Mage Emblem to amplify the damage ng alarm bots. And like you've mentioned, medyo nagkaroon ng slight na lamang dito sa rotation dito ang Execration since na-cancel din na yung purple buff dito ng Onyx PH. And still, hindi nagkaroon ng counter-invade dito ang Onyx dahil nakuha din ni Kel VJ yung kanilang purple buff. But, right now, sa totoo lang, ang pinaka nagiging magandang ano talaga dito for Execration is yung pag-zone out dito ni Chakno for the rest of the members dito ng Onyx PH. Mm-hmm. And curtain take, nangyayari dito. And yung trap, nandoon, nahuli si Jay. And look at this, hate, pinasok ni Renjo. Torn apart memory na sa may pinakagitna. Lahat ng members dito ng Onyx ay tumutumba. Dilar na nakap at gustong-gusto niya talaga lumaban. Walang tumumba. Halos dito for the side of Execration, si Eto Max lang. Pero for Onyx, disaster yon para sa side nila. Agree. That's definitely a disaster. Why? Kasi pinasok sila kaagad ni Renzo on the back lines. Yes, nakuha nila yung kill with Eto Max dito para kay Dilar. Kaso, sabihin na natin nakuha naman ni Hate yung turtle na yon pero at the cost of his own life. And at this point kasi hindi mo pa afford na ma-pick off ka after getting an objective dahil mas scaling dito yung Claude ng Execration compared to this Brody. And going back, parang unti-unti ngayon na nasisiment ng Execration yung early lead nila against Onyx PH. At habang nangyayari yung lahat, Iyakno sitting pretty dito sa may bottom lane. Kinukuha niya lang stacks niya and si Kyrie na naman yung nahuli. And another Aegis pop. Pati yung Times Journey, isama mo na para masalba doon ang kanyang kampe. Ang ginagawa na dito ngayon ng side ng Onyx, ginagamit na nila yung resources nila para hindi na ganun kahapde ang nangyayaring pagdudugo sa kanilang ekonomiya. Yes, pero ito ah, Butters, Onyx PH might actually want to get the life of Renzo and they would succeed. They will. And right now, medyo at least kahit papano sumasapak dito ang Onyx PH at posible nilang mabasag tong top lane. But, well, Kel VJ is here. Wala siyang blaze, he has a blazing duet. So, kailangan mag-ingat dito ng Onyx PH. So, right now, Onyx, kumbaga yung Onyx, they're leaning towards into turret pushes eh. And they are capable on doing that. Dahil, itong si Kyrie, anytime, pwede siyang sumanib agad-agad dito kay Hit. Kung napapasin mo dito, Rob, yung ginagawa naman ng Onyx ngayon, talagang pinipilit nila perk sa inyo mga energy shields. Alam nila na kailangan nila yon para pumantay yung kanilang gold, yung gold up nandito sa taas, na kailangan nila pantayin yan at kailangan nila makuha yung lead. Hindi nila pinapatagal yung bleeding eh. Kumbaga, kailangan mong lutusin agad to using other places dun sa may mapa or objectives dun sa may mapa para kahit papano hindi ka nagkakaroon ng head-on collision sa side ng Execration. Kasi ang ganda ng teamfight capability nila itong apat. Sama mo pa si Kel VJ na dire-diretso na nagpa-farm hanggang ngayon. Definitely. Dire-diretso talaga yung farm. But nakuha naman dito nung Claude yung turtle pero hindi pa humihinto yung laban Butters as Eto Max will fall.
At ando na nga yung ano, pacing na hinahanap ng Onyx. Kumukuha lang sila ng kills. Ginamit ni Dilar yung kanyang ultimate. Nakahatak siya ng isa. Naparusahan na naman nila si Etomax. Pero seems to me na dalawang kills kay Etomax at isang kill lang kay Renjo ang nakukuha pa nila dito. But at the same time, pumantay na rin ang ating kill score. Pati yung net worth nga natin, yung gold. Sobrang dikit. Yung gold natin, pantay na. Yes, pantay na pantay talaga. As in, literal na walang lumalamang dito. It just happened that Jay might actually fall in the hands of KLBJ. Kumbaga, ang papansin nila lang dito natin na kung sino ba ang mas lamang, regardless na halos dikit ang gold, it was the jungler of Execration compared to the jungler of Onyx PH. Because, yes, nagkaroon siya ng isang patay, and as well, hindi pa nahihinto yung farming dito ni KLBJ. We're in this Claude will be the key for the output ng damage nila, specifically going into late game. At kailangan lang tuloy-tuloy yun to ng Execration. Pero Butters, ha, meron tong time frame. Like for example, ito dahil nga yung sideline ng Onyx PH is also scaling as well. Baka masabayan nila yung damage na pwedeng ibato dito ni KLBJ to the point na hindi na niya kayang ma-burst. At tignan mo kung gaano kadaming ultimate na napapuwersa ng isang Veil Pick. Gagamitin lang ni Etomax yung ipo-ipo, babato niya lang yung kanyang ultimate. Mapipilitan na agad mag-react either si Kyrie or si Jay with the Time's Journey or Heartguard. So doon nagkakatalo eh, kasi doon nakakahanap yung Execration ng fighting chance. Kung kailan sila dapat lumaban, alam nila ngayon na walang Heartguard si Kyrie. So nakikita mo yung rotation nila, kahit si Renjo papunta na din sa gitna. Mas ano eh, mas nagiging aggressive yung Execration whenever they see na walang ultimate dito yung Angela. And another turtle will spawn in the next 5. So actually, pantay pa lang naman sila kung sino yung sa nakakuha ng turtle. Pero in terms of formation dito sa may mismong turtle pit, eh mas lamang ang Onyx PH. But it looks like Execration would want to contest this one. And Chuck, nung nahatak sila dito ang dalawa ni Koopa. And wow, oh wow, Onyx finding the right pick-offs. Si Iyak nung pumasok dun sa may gitna, kinapos yung kanyang flicker, pero hindi yun magmamatter kasi nakalabas rin naman siya at the end. And Onyx, masaya sila doon sa naganap. Definitely, a slight win for Onyx PH. Nakuha na nila yung turtle. They also got the kill for Etomax. Pero at this point, Butters are already heading towards the 8-minute mark. Pero medyo passive in a way yung mapagbasag ng Torre dito ng dalawang teams natin as they have both have a decent minion wave clear. So right this point, wala pang nababasag ni isang Torre pero mukhang mauuna yung bottom lane dahil apat na members ngayon dito ng Onyx PH ang pumapalibot pero wala pang minion wave. And that is because they really just want to control yung jungle dito sa may baba. Alam nila na kailangan talaga nila lumaban because yung Execration, nasa side nila yung oras eh. Pag mas matagal yung game, mas nagiging maganda yung galawan para sa kanila. And Dilar, humatak and kinuha niya lang yung lifesteal. Yes, sumanib sa kanya si Kyrie and enough na yon para mabuhay siya and be able to sustain the damage output na gustong ibato sa kanya ng Execration. And this would definitely happen going into late game. Parang pwede mong sabihin na yung magiging main tank ng Onyx PH dito would be Dilar. And Dilar is really just reliable. Ganun lang talaga eh, reliable lang, may paninindigan at kakapitan mo talaga si Dilar kapag ka sa mga oras na kailangan mo ng kakapitan. And wala kang maano sa kanya eh, wala kang masasabi sa kanya kasi sinabi nga natin ang role niya dito ay isang kuya na. Oo, siya talaga. And yeah, speaking of kuya, siya rin yung parang nagiging pillar dito ngayon ng Onyx PH. So, and pillar si Dilar. Oh wow, niray mo pa yun. Hindi, sinabi mo eh. Pillar, alam mo naman, si Dilar. Alam mo naman, pero ito Butters, ha, ang ganda ng ikot dito ng Onyx PH. Kailangan umalis dito ng Execration as Jay is going in dahil tatlong members ng Execration is going against Iyaklu na pilitang mag-flicker out. Pero delikado yung top lane, Butters. Pagka may sumilip dito, posibleng ma-pick off. At right at this point, Onyx PH are the one who's controlling the tempo ng buong laro natin. Dalawang Torre na ang nababasag nila against Execration. And KLBJ, nahuli nila dito. Pero sabi ni Iyaklu, meron akong Winter Truncheon. Pero hindi magmamatter yon kasi apat na members sa side ng Execration ang makakahuli sa kanya. Meron pang isa, si Dilar, sumama na. And Heartguard, kakayanin ba siyang isalba? Hindi rin kakayanin. Dalawang side lane dito, tumba. Pareha side ng Onyx, Execration, 3v5. Look at that! Oh my goodness, Tito Max! Eto the Max plays! Yun na pala yung Eto the Max play na sinabing Kito Victory kanina doon sa may panel.
Yes, nakukuha ng dalawang tore dito ang Onyx PH, pero kapalit noon ay tatlong members dito ng Onyx PH at a chance to take the first Lord. Tito Max, eto Max, kung ano man tawag mo sa kanya, kailangan mo respetuhin yung ginagawa niya ngayon dito sa Veil na to. Nakahuli na naman siya! Jay might go down, pero sabi ng execution, tigilan na natin yan. Wow. Ang pakay lang natin yung Lord. Disiplina. Execution, disiplina. Disiplina, and KLVJ is playing one of the perfect Claude games na pwede natin makita dito sa playoffs. Hindi pa siya namamatay. He's getting all the gold and items that he needs. Na-secure na rin dito ng execution yung pinakaunang Lord. And look at that. Look at that win rate percentage. 60% is going for execution. So, meaning to say, Butters, they are on the point na na-out-damage nila dito ang sustain capability ng Onyx PH. But remember, merong trend ngayon ng Onyx na kapag ka-late game yung nagaganap, mas naging successful sila si Chakno na hot-hack. Pero hindi kakayanin as he has flaker at makakatakas lang din siya. Kailangan dito ng side ng Onyx na magsama-sama at magkapit-bisig kasi kanina nahuli sila ng isa-isa. At eto na naman, Bill! Nahuli na naman sila, pero si Chakno doon sa may likod, si Eto Max doon sa likod, abutin niya, pero nandun si Renjo para ipagtanggol. Hindi ka natalo, ikaw ay natoto. Sabi yun ni Manny Pacquiao. Yes, totoo yan. Tignan natin kung talaga bang natuto doon yung Onyx PH. Hindi si Manny yan eh. Oo, totoo. Si Sen yan eh. Si Sen. Pero alam mo ah, ito Butters ha, ito ang nagiging problema ngayon dito ng Onyx PH. Yung Brody nila hindi makakuha ng isang direct, or rather makaburst down ng any of the members dito ng execration. And grabe yung damage output. Hindi talaga kinakaya. At Chango doon with a meteor shower. At ito na, isama mo na yung Blazing Duet at hindi pipilit ni Kiel. Grabe yung pagiging disiplinado ng execution dito ha. Oo, I mean, nag-Blazing Duet halos paalis doon si Kiel VJ. Nakuha naman nila yung kailangan nila. They got Dilar as well. Yes, naging trade doon si Renjo, pero naubos nila lahat ng mga outer turrets dito ng Onyx PH. And at this point, wala pa tayo doon sa part na sobrang nag-scale na yung dalawang side lane dito ng Onyx, and we all know that KLVJ getting all the items, kayang-kaya, even just simply a Blazing Duet, kaya niya nang tunawin dito yung mga side lane ng Onyx PH. Look at that, he already has a DHS, Golden Staff, at Brute Force Plate. Pwedeng-pwede na siya, confident nang pumasok dito si The King, even on the back lines dito ng Onyx PH. So for the side of Onyx, ano ba ang kailangan nilang gawin? Key to victory na binigay sa kanila ng panel, elongate the match. Patagalin. Kailangan nila patagalin yung match ngayon kasi automatically nakikita mo na execution. Talagang laban-laban na sila. And execution milestones, yung Onyx din may milestone kanina. Ang dami nilang milestone. Ang dami nilang sana all. Na-break ng mga records dito for our MPL. Pero Butters, hindi pa rin natin pwedeng i-out dito ang side ng Onyx PH dahil nakapag-build na ng Antique Keras dito si Ruby, wherein kaya niyang itank ng bahagya dito yung damage output ni KLVJ. Kung titignan mo yung gold, no, this is what? Roughly 3,000 in lead regardless na nagkabasag-basag na yung kanilang mga tore. So yeah, elongate. The question is, tatagal pa ba sila as execution is doing a great job in terms of getting all the resources. Kung papansinin mo nga si Renjo sa may top lane, finifreeze niya na yon dahil ayaw niya nang magkaroon pa ng gold ng items ang mga members dito ng Onyx. This is the way to go. Kumbaga, yun na nga lang yung inaasahan nila, yung pagpasok ng mga minions para makakuha sila ng gold. Babawasan mo pa yung isang lane na hindi siya makaabot doon sa side na yon. That is a huge blow to the economy na meron dito yung side ng Onyx. Pero sabi nila Kelra, sige lang, eto Max, kontrolin mo lang sila. Ang gagawin natin, pagka-ultimate nyo, o pagka-ultimate mo, babato ako meteor shower. Tignan natin kung makakapag-burst down tayo ng isang tao. Pero alam mo, sabi ni Iyakno, sige, tapos ano na ako dito. Kaya ko nang lumabas. Kaya ko na mag-isa. Mm-hmm. Yes, kaya. E kung iisipin mo nga, tatlong members ng Onyx, ay rather na execution lang yung tumapat doon sa may Onyx kasi nakahiwalay si Renzo. Even KLVJ wasn't on the vicinity. Pwede lang naman siya mag-BMI. Pero, wow! This is it. They are going for Iyakno as they're probably a main damage dealer going into their backline. Sa kanya na ngayon, binibigay yung purple buff dito ng Onyx PH at sinisimula na Butters dito ng execration. Kinakalampag na nila itong level 2 Lord. Kinakalampag na nila indeed. And right now, look at this. Si Dilar nagkahulihan. Execration masyado mabilis. Yung potential talaga nila mag-Lord. And eto Max, nahuli na sa likod. Flicker out. Keller out. Flicker out. Eto Max and Renjo na nasubi pinakakapan. Sila sa paklahat. Popolin ko pa will go down. Pero sabi ni
Ancho, hindi pa ako tapos. Hate will be the next target. Tutumba siya. Nandun sa may pinaka. Harap naman si Kyrie at si Iyakno. Eto Max with the catch. Tito Max plays. What are you guys doing? Grabe naman yung side na exclamation dito. And Iyakno, buhay pa rin. KLVJ with F damage at Renjo KLVJ connection. Sabay pumasok, ladies and gentlemen, ng exclamation. And right now, they are just putting up a show. Definitely putting up a show na force agad yung Times Journey, the only J, just by simply with the knock-ups dito na manggagaling from the Paquito. So pinasok sa likod nila Iyakno and Kyrie, yung mga squishy members dito na execration. But Tito Max or Eto Max, he was a kiting all along, just putting out all the tornadoes. And mind you, Butters, hindi pa nasasagot ng Onyx PH dito yung Lord na nasecure ng execration. And tignan mo yung gamit ni Eto Max dito, may fleeting time siya. Yung Lord nandoon sa may baba. Talagang lahat ng lanes covered ng side ng Exe. Onyx, sila yung nagkakaproblema kasi hindi nila masolusyonan itong backline, yung backline problem with the side of execution. Chang Ovil, ang sakit niyan. Sobrang sakit talaga. And I like the itemization dito na ginawa ni Eto Max. Nagpalit siya ng boots, nag-rapid siya dahil alam niya na siya yung isa sa mga pinapasok dito ng Onyx PH. He would want to kite everyone para sa side dito ng Onyx. Pero it's look like Dilar, gusto na nilang lumabas. Ayaw na nilang maghintay pa ng dilubyo na binabato sa kanila dito ng execution. Dalawang base turrets na ang nawawala para dito sa Onyx. It's time for them to make something on this game or else hihintayin lang ng execration na mag-respond ng susunod na Lord and probably finish the game from there. At eto ha, nahuli nila si Eto Max. That is a step in the right direction. Kung ikaw yung side ng Onyx, mas gusto mo yung mga ganyang play na huwag mong bibigyan ng buff, kontrolin mo yung mapa, and ginamit nila yung retribution to steal that orange. And ayaw mo din bigay kay KLVJ yun kasi right now si KLVJ ang dami ng item Any kind of help or resource na makakatulong pa sa kanya magdagdag ng damage, i-deny mo na dapat sa kanya yon. Oo, totoo yun, Butters. And wow, even Kel right now has a necklace of Durans. So totally negated ngayon, at least by 50% dito yung mga regeneration. Both Iyakno, naging successful kanina si Iyakno sa pagpasok sa likod. Hinabol lang niya ng hinabol dito sila Kelra. Pero right at this point, Butters, execration, they are the one commanding this game. And Dilar nasa gitna na. And Dilar nakahuli ng apat! Iyakno, ladies and gentlemen, going in! Renjo takes him down! At eto, takbuhan na KLBJ, ginamit yung BMI. At si Renjo, lalaban pa ba? Grabe yung mga initiation na ginagawa nila sa isa't isa. Parang nagbabatuhan sila ng sapak. Oo, and it's time. It's a 2-for-1 exchange. Onyx PH gets a good trade. And they would want to force this one, Butters. Walang Blazing Duet ngayon dito. Si KLVJ, muntikan pas doon si Dilar. Buti na lang saktong-saktong sumanib doon si Kyrie. Look at this, ladies and gentlemen. This instant replay is brought to you by Oppo A94. Ito yung makikita mo, yung pagsanib mismo ni Kyrie dito kay Dilar, kung paano nila sinustain. Nakuha nila dito si Chakno, sama pa dito si Kelra, pero masyadong napalalim si Iyakno, na knock up siya ni Renzo under the turret at nakakuha sila ng trade. Pero at that point, napapansin mo, Onyx PH, they have this capability na sumabay pa rin naman against execration in terms of gold. Hindi, kahit hindi na natin masyadong pansinin, that's only a 2,000 in difference. Ang pinakamahalagang tignan natin ngayon, mga kaibigan, is sino ba ang makakapag-secure ng susunod na Lord. For the past two Lords, it's all about execration. Will Onyx PH make a difference sa pangatlo? They have to. Kailangan nila i-contest to ngayon. Kailangan nila makuha to ngayon. Bukas na ang kanilang base. Hindi nila afford na merong isang Lord na pumapasok doon sa may gitna at bubungguin yung kanilang base turret. Yes, kung papansinin mo, Butters, ha, kinakalampag lang, sinusubukan lang dito ng ni KLVJ na kung magko-contest dito yung Onyx PH, probably go for the heroes itself. Kayo, gamit na yung Times Journey, Iyakno, delikado. And then ni Iyakno na talagang siya yung magiging pinakamadaling target para kay Dilar. The only reason why kaya nandun pa rin siya sa harapan is to avoid na mahuli yung ibang teammates niya ng ultimate ni Dilar. Exactly, pero at this point, Butters, it looks like Onyx PH might actually take the Lord, pero tinitignan pa rin to ng execration. 5v4 ang laban. Will execration get this one? At dikit-dikit pa rin sila. Heart guard doon para na sa mga taong nasa harapan. Brody dito talagang ina-assist lang nila. Yung tutumba! Makukuha ni KLVJ! Makakatakas ba siya? Yun yung tanong. And Renjo, napakakunat. Walang pumipigil. At Renjo, humaharap talaga. Nag-alaksan, ladies and gentlemen.
Oh. And literal na laban lang. Literal na literal yung laban doon. Pero will that be enough? Yes, na-secure dito ng execration yung Lord. Pero at what extent? Tatlong members nila yung nawala doon or dalawa dahil nauna doon si Chuck, no? Pero well, at least for Onyx PH, this would definitely give them a breather room para kahit papaano makapagdepensa sila dito sa Lord na paparating. And yes, in terms of itemization natin dito, look at that. That Brody, nag-full build na siya ng damage. Kaya nakakapag-burst down na siya. And even Dilar is being able to sustain members dito ng execration. And yung Lord, ito na ngayon ang nagiging focus ng Onyx PH. Kayang-kaya nilang depensahan to. Magre-respond na ngayon dito yung mga members dito ng execration. And I think, Butters, we are going back to square one. We are going back to square one indeed. Pero execration, hindi na square one to for them eh. Mm-hmm. Ito na yung final step. Kumbaga, depends na ng thesis to. Ito na yung kailangan nilang patunayan. Kailangan na lang nila pumasa kay prop. Mm-hmm. Yung prop na yon, yung base, kailangan na lang nila malagpasan pero si Hate ang naging target at si Hate ang tutumba. And saan nyo kukunin yung main damage output nyo? Iyak nyo na lang dito. Siya na lang yung inaasahan. And this might be it. Execration. Nagmamarcha na sila. Ito na ata ang graduation. Nakapagdepensa na ata ng thesis. That might cost them the game, Butters, kasi wala pang times journey doon si Jay. Hindi niya kayang cancelin yung mga crowd control na pwedeng ibato doon ni Renjo. And wow, just by picking off yung Brody na yon, gave Execration the first win para dito sa Best of 5 Series against Onyx PH. This winning moment is brought to you by Oppo A94 and Eto Max. E to the Max plays. Key to victory natin yan and nagpakita.